yes, welcome back guys to my channel. So salamat sa pagbisita na naman sa channel ko. So ngayon is black and white muna tayo yung mood ng camera natin ngayon. Kasi ngayon isituro ko po sa inyo kung paano magla-live stream kahit zero subscribers ka pa ay makakapag-start ka na ng live stream. Yes, good evening everyone guys. Hey mga ka-life. So welcome back to my channel. So ngayon is medyo seryoso po yung topic natin ngayon kasi marami ang tatanong at nagre-request kung paano daw mag-live stream kahit hindi pa naabot yung 1,000 subscribers na requirement ni YouTube. Well, ang sagot ko naman dyan is very easy din. So this tutorial yung makakatulong sa'yo kung paano ka makakapag-live stream with zero subscribers kahit hindi mo pa yun naabot yung requirement mo. So stay tuned lang dahil step by step yung ituturo ko sa inyo. And I do hope na may makukuha kayong mga ways kung paano po simulan yung live stream mo. So ngayon, check ko yung YouTube account ko. So pumunta ako sa youtube.com. So yung sa dashboard ko is nakita ko yung channel na hindi pa umabot ng 1K subscriber kasi bago pa lang ako sa YouTube. So ngayon is sa YouTube din naman is pwede kang maka-direct na mag-live. Nakalagay sa screen natin is record or yung go live. So check din natin ngayon. So ito yung channel ko. So I visit my channel. So para naman makapag-start tayo ng live stream natin is gagamit ako ngayon ng apps. Yung application na yon is yung makatulong natin na makipag-connect easily sa ating YouTube. So ang gamit ko kasi dito is yung MovieSend live stream na makapag-connect sa YouTube streaming. So actually maraming mga application na magagamit natin sa Google Play o sa Google Play na mga applications na makakatulong sa atin na makapag-live stream. Pero para sa akin ngayon is gagamitin ko yung MovieSend live stream for YouTube. So ito na. So kung i-open natin yung live stream yung MovieSend live stream sa Google Play bago natin i-download ito, is nakalagay dito na Easy Start your YouTube live broadcast na talaga namang makakatulong sa'yo as a YouTube creator, makakatulong sa pag-live stream mo. Lalo naman na ngayon na kailangan natin yung minutes, di ba? May requirements yung YouTube na aabot natin yung 4,000 public watch hours. So yung live stream kasi is isa ito sa paraan na makakatulong na makapag-add ng maraming minutes sa iyong analytics. So ngayon is since na-download ko na yung MovieSend Live, so na-install ko na rin. So ipapakita ko rin sa iyo yung ibang apps na makakatulong din sa live stream. Kung ayaw mo ng MovieSend Live, is dito ka sa Streamlabs for YouTube. So ito yung ginagamit ng ibang mga YouTube creator para makapag-live stream sila. So ito na. So kung i-open natin yung Streamlabs, so meron dito na ito, masabi ko rin na maganda itong Streamlabs. Na-try ko na siya. So maganda siya talaga. Pero sa tutorial na to is stick to MovieSend live stream for YouTube po tayo ngayon. So na-install ko na rin itong Streamlabs sa phone ko. So ginagamit ko rin siya minsan. Pero yung ginagamit ko talaga is
yung Movie Scene live stream. So ito na. So para makapag-go tayo dito sa Movie Scene live stream is babasahin ko muna kung dapat kasi kapag nag-install ka sa Google Play, dapat makita mo yung mga comments doon kung maganda ba yung apps na sa mga nagda-download, sa mga downloader is maganda yung feedback. Pero para sa akin, yung Movie Scene live is maganda. So ito na, so open ko yung app na Movie Scene live. So open ko siya. Okay, so ito yung makikita mo. Dapat ma-allow, i-allow natin yung permission na makapag-open tayo sa Movie Scene live. So kapag in-open mo yung Movie Scene live, so ito yung makita mo. So dapat Google sign in. So i-sign in natin yung Google account or yung YouTube account mo. So allow natin. Tapos pili ako ng isang Gmail account or YouTube account. So pipiliin ko, kasi dalawa kasi yung YouTube account ko, which is livits@gmail.com. Tapos yung isa naman is yung ginagamit ko talaga na grblog129@gmail.com. So sa tutorial na ito is gagamitin natin yung isa, which is the grblog na channel. Okay, so press lang natin yung okay. Yan. So nag-login na siya. So hintayin natin. So habang nagla-login siya, so ito na. So ito na guys. So na-open na natin yung Movie Scene live stream for YouTube. So sa ngayon is i-check muna natin kung ano yung feature ng apps, kasi tayo kadalasan we always check kung ano talaga yung kakayanan ng isang app, kung maganda ba or hindi, or good feedback or not, diba? So ngayon is i-check natin yung settings ng isang app, diba? Pagkatapos mo itong ma-open, so as you see naman sa ating monitor ngayon or sa screen is hinihintay natin na magkakaroon. So ito na yung settings. So customize lahat, so allow lang natin. So sa facecam naman is you can allow or i-enable mo ito or not. Yung microphone, yung resolution naman natin is mayroong 480, 360 at 720. Pero kung gusto mo yung malinaw is 720. So ito na, so baba natin. So you can also log out, 'di ba? Your YouTube channel kung ayaw mo nang mag-live stream. So pagkatapos nating i-open yung app is pupuntahan muna natin yung dashboard natin or yung channel natin sa ng YouTube. Diba? So unang-una is nalagin ko kanina yung www.youtube.com/dashboard and then makita ko yung channel ko doon. So dito is sa YouTube channel mo makita mo yung dashboard, video manager, live stream. Pero yung topic natin ngayon is yung live stream. So i-open natin yung live stream. So pag i-open mo ito, so makita mo dito na naka-offline ka pa kasi hindi ka pa nakapag-start ng live stream mo. So makita din dito yung live stream informations, like description, kung ano yung gusto mong ilagay. Syempre makita din dito yung thumbnail mo, yung thumbnail is you can also change it any every time. So kapag nag-start ka ng live stream, yung makita ng mga viewers mo is yung nakaset na thumbnail. So tulad dito, so since nakaset na ako dati kasi nakapag-start na ako ng live stream, is para i-change natin. So dito mo makita sa tutorial na ito kung paano po i-change. So una is i-change natin yung thumbnail. So allow lang natin. Allow. So ito na. So pipili ako ng isa sa na-edit kong thumbnail. So ito na. So while checking, so kukuha ako ng isang na-edit ko kasi ito sa PixArt. So kukuha ako ng isang pic para makita nyo ko talaga kung paano talaga i-change yung thumbnail natin sa para sa live stream. So ito na. So since nag-upload pa yung thumbnail natin, so since waiting, so mag-change siya pagkatapos. So tignan natin kung successful ba yung change. Yeah, ito na. So thumbnail uploaded. So okay na po yung thumbnail natin. So check natin kung makita ba yung thumbnail natin.
So, kung hindi ka pa nakapasubscribe, guys, ulitin ko, subscribe, like, comment, share, at subscribe to my YouTube channel. And then, sana magkasama pa tayong mga ka-life. So, ito na. So, you can also customize your description sa live stream mo. Tapos, lagay mo yung title ng live stream mo kung para saan. So, for example, gusto mo ng shoutouts or gusto mo ng promotion of channels, lahat-lahat or kahit anong gagawin mo para ilagay mo sa title ng live stream mo. So, pagkatapos ng lahat ng ito, ay pupunta ulit or babalikan natin yung app natin, yung MovieZine live stream para makapag-start na tayo ng live streaming. So, ito na. So, sa may nakalasisi sa screen ninyo, may nakalagay na live. So, click natin yan kung gusto mo nang mag-start. So, while preparing naman, so, ito na. So, pipili dalawang choices. May screen live at saka camera live. Yung screen live is yung makikita yung kung ano yung ginagawa mo sa screen, sa cellphone mo. Yun yung wala live screen. We'll be right back.